Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button. Pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tumunog na malakas ang kanyang cellphone. Kinapa niya ang cellphone, saka tiningnan ang caller ID. Clint, bakit? Tanong niya sa matamlay na boses. She felt drained and tired. Parang ayaw niyang kumilos dahil nawala na siya ng gana. Lalo pat iisipin niyang wala siyang gagawin ng buong araw. Matamlay ang boses mo. Did something happen to you? Halata sa boses nito ang pag-alala. Kagigising ko lang kasi. Saka huwag ka na mag-alala. Ayos lang ako. Di ba ngayon ang alis ninyo? Aalis na kami ilang saglit pa. Tatawag na lang ako pag nakarating na kami sa Palawan. Sige, mag-iingat kayo. Sagot niya. Saka binitawan ang telepono at pumikit ulit. She really felt drained na maski ang gumalaw ay mahirap gawin. Di ikaw ang tipo ko at ayoko sa buhay na may asawa na ito. Pumasok na naman bigla sa alaala niya yung sinabi ni Christian sa utak niya. Akala mo ikaw lang? Ayoko rin sa buhay na to. Ang pagpapakasal ko sa iyo ang pinakahuli kong gagawin sa buong buhay ko. Kahit mamatay na ako, di ko gugusto yung mangyari yun. Manda ka sa akin. Kung galit ka, mas galit ako. Kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa iyo. Let's declare a war. Galit na singhal niya sa kabumuntong hininga. Christine, may problema ba? Natutup niya ang bunganga niya saka nilingon ang telepono na binitawan niya agad kanina. Clint, pekeng tawa niya. Akala ko na-off ko na kanina, yung pala hindi pa. Pasensya ka na. Ingat kayo sa biyahe ha, bye. Dagdag niya saka mabilis na pinuto lang ang telepono. Ew, nanatili siya sa ganoong posisyon bago siya nagpasyang bumangon. Hindi ako magpapakamatay dahil lang sa kanya. Pinirmahan ko na ang divorce. May kopya pa naman ako. Kailan ko lang ng pirma niya. After 6 months, dapat tapos na lahat. Christian should begin in my life. Ma'am, akala ko po umalis na din kayo. Tanong ni Manang Imelda nang makababa siya sa sala. Nagpa-vacuum ang ginang roon. Pagod ako, Manang. Nakakatamad lumabas. Sagot niya, saka nagtungo diretso sa kusina. Ipaghahanda ko kayo ng makakain. Tanong ng tagapagluto nila. Sige po, Manang Neneng. Mukha yatang may sakit kayo, ma'am. Tanong nito habang nakatingin sa kanya. Wala to, Manang. Nasubrahan lang yata sa tulog. Sagot niya sa kakumuha ng tubig sa ref. Pritong hipon. Isa iyon sa paborito niya. Lalo na sa pagluluto ni Manang Neneng ng crabs na napakasarap. Parang bumalik lahat ang gana niya habang takam na nakatingin sa nakahain. Manang, ang sarap ng luto ninyo po. Puri niya rito habang kumukuha at nilalagay sa plato niya. Bata pa lang ako ay hilig ko na ang pagluluto, kaya siguro hindi ako mahiwa-hiwalay sa kusina. Kailan ba kayo nagsimula ang pagsilbihan ang mga mondragon, Manang? Naku, wala pang taon. Nagtayo kami ng maliit na kainan sa bayan namin sa Cavite pero hindi naging sapat iyon. Yung kinikita namin dahil sa renta, kaya napaalis kami. Napilitan na lang kami ng anak ko na pumarito at manilbihan. Mabuti at mabait si Madam Chris at pinagtrabaho kami sa mansyon nila. Di naman may pagkakailan na mabait talaga ang ina ni Christian. Di tuloy niya matukoy kung saan nagmana ito. Sa tingin mo, Manang, kapag nagtayo ka ng restaurant, magiging successful kaya? Naku, iha. Sinubukan namin ang maliit na espasyo. Hindi nga naging matagumpay kaya ayoko nang sumubok ulit. Mahirap naman talaga ang pagninegosyo pero kung may dedikasyon ka at tiwala sa sarili, lahat ng imposible magiging posible sa pagninegosyo. Lalo pa kung masipag at talagang prosigido ka sa ginagawa mo.
Alam mo, Manang, matagal na ako nagpaplano na magtayo ng maliit na restaurant. Gusto ko kasi i-apply yung natutunan ko sa kurso ko. Why not we start to build one? Naku, ma'am, may pag-aalinlangan sa boses nito. Manang, subukan lang natin. Saka kung hindi magiging matagumpay, ititigil tayo. Paano kapag hindi papayag si sir? Alam naman natin ang ugali nun, ma'am. Huwag natin ipapaalam. Saka diba, Manang, dito ka lang naman. Saka para na rin may maayos na trabaho din ang anak ninyo po. Pwede kayo ang mag-manage. Gusto ko lang po talagang magkaroon ng sariling kinikita. Kahit maliit basta meron. Saka pera ko naman po ang gagamitin natin. May sarili naman po akong pera. Kapag nakabalik na yung kaibigan ko, pag-uusapan po natin. Sayang naman po kasi ang galing nyo sa pagluluto. Hindi rin naman po na-appreciate ng iba dito kasi hindi naman yun dito kumakain na ang tinutukoy niya ay si Christian. Sige po, ma'am, sasabihan ko po ang anak ko kasi gusto rin niya sa restaurant magtrabaho. Pangarap niya rin mamahala sa isang restaurant kaya ilang beses kaming sumubok pero palpak pa rin. Mahirap ang buhay sa probinsya, masyadong mahirap. Kaya nakontento na lamang kami na manilbihan rito habang yung anak ko ay nagtatrabaho sa isang kainan. Tumango lang siya sa katinuon ang sarili sa pagkain. Di niya maiwasang mamangha sa sarap ng mga niluto ni Manang Neneng. Isa sa pangarap niya ang makapagtayo ng restaurant dahil gusto niya na may makain siya na paborito niyang pagkain. And she had Manang Neneng. She looks very fluent and professional in her cooking skills. If there's a chef who knows her cooking skills, siguradong ihahar siya diretso. Pagkatapos kumain sa kanya naisipang maglakad-lakad. Kapag kasi Linggo, nagkakaroon ng general cleaning sa buong compound. Maraming tao ang naglilinis, kaya yun ang pinagkakaabalahan niyang kausapin o makipagkwentuhan. Mawawala ang katinuan niya kung nasa loob lang siya ng bahay. Hindi ikaw ang tipo ko at kinasusuklaman ko ang buhay may asawa na ito. Lumabas ako para magpahangin, hindi para alalahanin ang sinabi niya. Tanga mo, self. Mura niya sa sarili, saka umupo sa bench na hindi kalayuan sa gate ng mansyon nila. Sa sobrang yaman ng mga Mondragon, isang pitik lang ng kamay nila, lahat magagawa na. Miss Cruz, ipadala sa akin agad ang mga papeles mula sa marketing department na kailangan kong tingnan ang mga ito ngayon din. Sigaw ni Christian sa assistant niya. Ngayong wala si Marvin, mahihirapan siya mapadali ang gawain. Si Marvin ang nag-iisa niyang katulong sa kumpanya na di siya kailaman binigo. Ngunit di niya ito dapat gambalain dahil alam niyang nasa Canada ito kasama ang grandpa niya. Kahit saan-saan na lamang sila napapadpa dahil sa trabahong para sa kanya, pero sa sekretarya niya inaasa. Ilang saglit pa ay pumasok na sa opisina niya ang babaeng sekretarya niya at ibinigay sa kanya ang mga papeles. Mainit ang ulo niya sa araw na iyon. Kailangan niya ng may pagkakaabalahan. Sinabi niya lang sa dalaga ang nasa isip niya. Pero hindi niya akalaing mababagabag siya dahil rito. Malamang nasaktan niya ang babae sa sinabi niya. Napahilamo siya, saka na lang tinapos ang mga papeles para mawala iyon sa isip niya. Tumunog ang telepono. Bro, saan ka? Hangout tayo. Rinig niya ang sabi ng barkada niya sa kabilang linya. Busy ako. May ginagawa ako dito sa opisina ngayon. Diretsyong sagot niya. Wala siya sa mood para makipag-inuman rito. Pwede ba akong sumama? Let's just have a little pep talks. Sige. Binaba na niya ang telepono. Saka nagpatuloy sa ginagawa. Sumasakit na ang ulo niya. Pero wala siyang balak na tumigil sa paghahalungkat ng mga papeles. Kailangan niya itong matapos dahil kapag wala siyang ginagawa ngayong gabi, mababaliw lang siya sa kakaisip. Pagkatapos ng 20 minuto ay dumating naman ang kaibigan niya. Si Jim ay isa sa mga kababata niya. Papasok pa lang ako, ramdam ko na ang problema mo. Halos mangitim na ang buong opisina mo sa sobrang dilim ng aura mo. Spill it, dude. Bigkas ng kaibigan nito saka ibinagsak ang sarili paupo sa sofa. Isa si Jim sa kaibigan ni Christian na mapagsabihan na ng saloobin
Malakas ang instinct nito. Agad-agad mahuhulaan kung ano ang iniisip niya. Dahil ba kay Krista? Nakita ko siya kanina. Sa may bar, may kasamang ibang guy and that only means wala na kayo. Pero mukha namang iba ang pinoproblema mo. Pagtitigil nito sa katumayo at kumuha ng maiinom sa ref na naroon sa opisina niya. Nagliwanag naman ang mukha ng kaibigan nang may makitang beer in can roon. Naasar ako sa sinasabi ni ma'am ko. And I throw my tantrums on that woman. Tell me, I am a bad husband? Kailan mo pa tinawag ang sarili mo na husband? Tumiim ka agad si Christian sa tanong na iyon, sa kapiking ngumiti sa kaibigan. Bad husband? Taas ang kilay na tanong nito pabalik. Kumunot naman ang noon niya sa katumangon ng dahan-dahan. Baddest husband. Lahat tayo'y pangarap na maikasal sa taong mahal natin. Pero sa sitwasyon mo, hindi yun ang nangyari. Mali ang nangyari sa inyo. Pero mas mali yung sa kanya mo ibubunton lahat ng galit mo. Sa tingin mo gusto rin niya ang nangyari sa inyo? Sa tingin mo masaya siya? If you're suffering and bothered because of that situation, ano pa kaya siya? I know. Madali ako nadala ng emosyon ko dahil sa nangyari kanina. Wika ni Christian, saka hinilot ang sentido. Hinalikan ko pa siya at ininsulto. What? Your wife? How can you do that? Without getting punches and bruises. I know and I've heard that Axel that she's fragile. What you're talking about is that you're having a problem in a relationship with your wife? Di ka malang nagluksa sa paghihiwalay ninyo ni Krista? Let me ask you this. Are you falling for her? Mapanuring tanong ni Jim habang titig na titig kay Christian na di makapaghintay sa isasagot nito. I kiss her, not because I already fall for her. Wala lang akong sense that time. And what? Nahalikan mo? O hinalikan ng labi mo nang hindi mo alam? Look, dude. Mga ganyang bagay, di dapat pinoproblema. Alam mo ba iyon? Linawin mo ang sarili mo. If I didn't notice sa boses mo kanina na may problema ka, hindi ko malalaman yan. We know. I know that you love Krista for almost 3 years. But you have to remember she's the past. You have a wife now already, Christian. And that wife of yours was struggling for past 2 years of your marriage. Sino bang kinakampihan mo? Taas noong tanong niya rito. Here's, natatawang sagot nito. Look, apologize to her. You told us you forgot about marriage but she didn't and stay at your family mansions. Alam naming may puso ka. Pero yung puntunan mo siya ng galit at sama ng loob, hindi tama iyon. She might be mad at me. Wika niya na tinutukoy ang paghalik niya sa dalaga. Dude, natural lang yun kasi may nagawa kang masama. Kung kakausapin mo siya, baka malaman mo kung ano ang saloobin niya. Dude, kasal kayo. Wala sa batas na bawal maghalikan ang mag-asawa. Ang mali ay yung pilitin o pursahin mo siya na ayaw niya. Pero pinilit mo. Immoral act yun. Pangaral na wika ni Jim. Natigilan si Christian nang marinig ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Pinangalanan kang gwapo at matalino sa lahat ng larangan, ngunit pagdating sa pag-ibig, bumabagsak ka. Iiling na wika ni Jim. Napatingin si Christian sa mesa niya, saka bumuntong hininga. Huwag mong palakihin ang problema mo. Confront her whenever you have the guts. Baka kasi may bumbang naghihintay sa'yo dyan sa bahay mo. Biro ni Jim, sa kaniya inisan lagok ang hawak na beer. Ang mga babae, mahihina ang mga puso niyan. Kapag nakagawa ka ng mali, you'll be forgiven easily. Malakas at matapang man siya, marunong yan magpatawad. Besides, halik lang yun. Pwede na lang kung first kiss niya iyon. People can be sensitive and besides women, really like to reserve themselves for the right one. Mahaba nitong litanya saka sumandal sa likod ng sofa. Tiningnan niya ng hindi ka panipaniwalang tingin si Christian pero tahimik lang ito habang nag-iisip. Unang halik, ginawa niya iyon sa akin sa labas ng isang restaurant dati noong lasing siya. Aaminin niya, nung ginawa niya iyon, it felt different.
Nahilamos niya ang kanyang mga palad sa mukha sa kanila laro ang bullpen niya sa kamay. Mysterious CEO of Grande Company already meets his match. This is the first time I saw you problematic the kissing sense with a woman. Definitely your wife. What next? Mahinang sambit ni Jim. Anyway dude, I think I should get going. Ayaw mo naman yata ng kasama eh. It's getting late too. Dagdag nito, saka tumayo. Lumapit muna ito kay Christian, saka siya tinapik sa balikat. Things will get better, at the right time and at the right moment. I'll wish for you to end the thought of yours. Huling bigkas nito bago nilisan ang opisina niya. Di pa rin siya gumagalaw o tumatayo. Nanatili lang siya nakatingin sa kawalan habang nilalaro ang ballpen nito. Iniisip niya kung paano pakikitunguhan ang kasama niya sa bahay. Bullshit! Naisa-isip nito, saka tumayo at kinuha ang coat, saka lumabas ng building, sakay ng elevator, tahimik niyang tinahak ang parking lot, diretso sa kanyang sasakyan at pinaharurot iyon. Tinahak niya ang daan patungong compound. Tumigil siya sa labas ng compound, saka matamang tiningnan ang bahay. Natawa siya sa kanyang sarili. Dahil bakit nakakaramdam siya ng kaunting takot? Isang kalukuhan ang ginagawa ko. Bakit ba ako natatakot dahil sa ginawa ko? Napailing-iling siyang pinaandar ang sasakyan. Sininyasan niya ang security guard, saka siya pinapasok. Walang lingong tinahak niya ang kwarto. Di na siya lumingalinga pa sa dinadaanan. Isang buntong hininga ang pinakawala niya nang makarating siya sa kwarto niya. Tinanggal ang polo niya at dire-diretsong pumasok sa banyo. Pinakatitigan niya ang sarili sa salamin. Mukha ng isang Christine Avila na tahimik na umiiyak ang nakikita niya. Binuksan niya ang gripo, saka naghilamos, saka panawala sa paningin niya ang mukha ni Christine. Anong nangyayari? Naiinis na siya. Mukhang pinapatay na siya ng konsensya niya. Mabilis siya natapos maligo saka tinuyo ang kanyang buhok. Pumasok sa closet nito, saka nagbihis. Nahihiga niya ang katawan sa kama nang makaramdam ng pagod. Nakatingin sa kawalan habang malalim ang iniisip. Di na mawaglit sa kanyang isipan ang mukha ni Christine. Paulit-ulit nang pumapasok sa isip niya ang hitsura nito habang harap-harapan niya itong sinasabihan niya ito na hinding kaaya-aya. Nakatulugan na niya ang mga larawang tumatalon sa isip niya. Bukas, kailangan na itong matapos o hindi. Wika ng kanyang isipan. Alas 11 ng umaga nang magising si Christine. Di niya alam ngunit para bang wala siyang ganang tumayo. Para siyang batang nananaginip ng pangyayaring hindi maiwaglit sa kanyang isipan. Isang nakakatakot na panaginip na kahit araw kinatatakutan ng mga batang mangyari. Inabot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng client. Ilang saglit pa bago sinagot nang tinatawagan ang tawag niya. Client, mahinang sambit nito. Bakit ganyan ang boses mo? May nangyari ba? Halata sa boses nito ang pag-alala. Wala naman, kagigising ko lang. Tinatamad lang akong bumangon. Sagot ni Christine sa katumagilid ng higa paharap sa bintana nito at nakatingin sa maliwalas ngunit mainit na panahon. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh, kagigising ko nga lang diba? Natawa naman sa kabilang linya si Clint sa kasi bumuntong hininga. Wala talaga akong gana, mamaya siguro, dagdag niya. Magpapadeliver na lang ako dyan. Wag na, andito naman si Manang. She's a good cook. Sige, basta wag kang magpapalipas ng gutom. Mag-iingat ka. Oo, ikaw rin, sagot ni Christine, saka nagpaalam na. Kusa na niyang pinatay ang tawag. Pinilit niyang tumayo kahit nahihilo siya. Dahan-dahan na lang siya naglakad palabas ng kwarto. Ma'am, kumain na po kayo. Ipaghahanda ko na lang po kayo ng pagkain. Sige Manang, salamat, sagot niya saka sumunod rito sa kusina. Hapon na makabalik si Christian galing sa working site. Magtatayo sila ng multipurpose hall para sa mga mahihirap sa Batangas
isa iyon sa project ng mami niya. Kaya hapon na itong nakabalik sa opisina. Sir, inihabilan po ni chairman na kapag nakabalik kayo, dumiretso daw po kayo sa bahay ninyo. Maghihintay daw po siya doon. Anunsyo ng babaeng sekretarya niya. Eksakto naman pagdating ni Marvin. Kauuwi lang nito galing Canada kasama ang grandpa niya. Kumusta ang biyahe? Not so good. Kailan mo nang umuwi? Tinapos ko na lang ang ibang gawain mo. Naghihintay na ang chairman sa bahay. Sagot ni Marvin. Saka naman siya kumilos at kinuha ang coat sa upuan niya. Di niya akalain na sa bahay dediretso ang chairman. Ano naman kaya ang kailangan nito? At imbis na magpahinga, ay sa bahay pa dumiretso. Nisa isip niya, dumiretso na lang siya sa elevator. Hindi alam ni Christine kung ano ang isasagot sa chairman sa mga tanong nito. Masyadong masakit ang pakiramdam niya. Mahihilo siya anumang oras. Wala na siyang nagawa buong araw kung hindi nakahiga lang sa sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Chairman, sa kwarto na lang po muna ako. Kailan ko na munang magpahinga. Masakit kasi ang ulo ko. Huwag kayong mag-alala, darating din iyon. Mahinang wika ni Christine. Halata naman sa hitsura nito ang pag-alala, kaya tumango lang ito. Dahan-dahan na siyang tumayo hanggang makarating sa hagdanan. Umiikot na ang paningin niya. Di na kasi dapat niya pinilit ang sarili kanina na bumangon para bumaba. Pero nahihiya siyang mapag-isipan na masama ng chairman. Humakbang pa siya, saka siya nahilo at matutumba na. Naipikit na lang niya ang mga mata dahil wala siyang lakas para kumapit. Bago pa man niya maramdaman ang matigas na sahig, ay may malambot ng kamay ang sumalo sa likod niya. Christine, malambing na tawag ng pamilyar na boses, ngunit hindi na niya kayang dumilat pa. Ang huling taong hahanapin niya ay siya pang unang dumalo sa kanya. Muling nagliwanag sa isip niya ang sinabi nito. Kaya dali-dali siyang kumapit sa gilid ng hagdanan at umiwas rito. Ayaw niyang lumapit ito sa kanya. Lalayo siya hanggat maaari dahil naiinis siya. Are you okay? Mahinang tanong nito. Di na siya sumagot at dahan-dahang umakyat. Naramdaman naman niyang inalalayan siya nito sa baywang, kaya binilisan niya ang paghakbang. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Sisinghalan ba ito o susuntukin dahil naiinis siya sa presensya nito. He looks concerned, pero kung lasing, lakas makainsulto. Kung yun ang gusto niyang laro, pagbibigyan ko siya. Nasa isip niya, saka mabilis na humakbang. Kahit hilong-hilo na siya at dumiretso papasok sa kwarto niya, saka sumalampak sa kama.